sa mga Katik Vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw, at bumisita sa channel. Lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So, meron tayo ditong CRT TV na Panasonic, ano? Ayan, ang kanyang problema ay kulay violet yung kanyang display. So, hindi na siya normal dahil nawawala yung kanyang green. Yung kulay red tsaka blue na lang yung nandiyan dyan. So, papakita ko sa inyo kung anong nangyayari, ano? Kung bakit nawala yung kulay green. Ayan, so yung Panasonic na to ay hindi na original yung kanyang board, pinalitan na siya ng yung China board ang ginamit, ano? Ayan siya. So ngayon magsusukat tayo ng boltahe, papakita ko sa inyo kung bakit nga ba nawala yung kulay green. So voltage check tayo dito sa CRT socket. Ayan, so ito yung input voltage niya. Ayan, merong tatlong resistor, ano? So check tayo dito sa input niya kung ilan yung voltahe. 178 volts. So paglampas ng resistor, susubukan natin kung ilan. 132. Tapos yung pangalawang resistor sa gitna, 177. Tapos yung panghuli, yung pangatlo, 138. So ibig sabihin ang laki ng gap nila. So dito ulitin natin, 178 yun yung input. Tapos pagdating dito, ganun pa rin, hindi siya nagbabago. Samantala yung dalawang resistor, ayan, yung dalawang RGB resistor, ayan o, normal na normal siya. So magsusukat tayo, nandito yung asama dito, ito. Ito yung tatlong RGB driver transistor, ano. So susukatin natin, subukan natin, ano. So dito tayo sa collector, 138. Iyong isa, ayan, kung napapansin nyo, 178, 132. So dito lang talaga, yung isa lang yung abnormal. Ngayon, tatanggalin natin yan para makita nyo kung ano bang nangyayari dito sa transistor na to. Pause muna natin sandali. So ayan, natanggal na natin yung transistor, ano, magko-continuity check tayo. Check natin yung resistance nitong transistor na to. So ito yung base, ito yung collector, tapos ito yung emitter. Check natin, ano. So walang continuity, short muna natin. Walang continuity yung base collector, tapos base emitter naman, wala rin. So try natin sa times 1K. Base collector, wala pa rin. Base emitter, wala pa rin. So ibig sabihin yung transistor natin sa yung kulay green, sa kulay green wala na, open na. Kaya yung voltahe niya ay ganun pa rin, hindi siya nagbabago. Okay? So ngayon susubukan natin, pinalitan na natin siya ng medyo malaking klaseng transistor, ano, yung medyo malaki ng konti. Ayan, kung iwan ko kung napapansin nyo. Ayan, yung isa dito. Ayan, medyo malaki na siya ng konti. Pero ganun pa rin yan. Ang importante lang naman dito, pareho ng description tsaka yung characteristic na transistor yung ipapalit natin kahit na iba yung numero. Okay, so ito, try natin. Mag-voltage check tayo ulit. So check tayo. So ayan. /176. So dito, check natin. 131. Ayan yung sa gitna. Ayan, 127, bumaba na siya. Hindi katulad nung kanina, kung ano yung input, ganun pa rin pagdating dito sa paglampas na ng resistor. So dito, ayan,
So normal na siya. Ngayon titingnan naman natin yung kanyang display. So ayan na siya. Normal na yung kanyang display. Off natin para makita natin uli, ano. Okay. On natin yung ating signal. Ayan. So perfect na yung kanyang kulay. Kompleto na. Yung kanyang RGB ay nandyan na lahat. So sana na may makatulong to sa mga newbies, ano. Kapag may mga ganitong problema kung saan ka pwedeng maglukit. Minsan, nung unang panahon, meron din nagkakaproblema sa chroma section. May mga open na resistor maliban doon sa CRT board. Meron din minsan sa may memory. Okay, pag nasira yung memory. Pero bihirang-bihira, madalas talaga sa mga ganito, nandiyan dyan lang sa CRT board. O kaya minsan din, yung mismong ang CRT na yung may problema. Okay? So, okay na yung ano natin. Okay na yung ating unit at pwede nang i-deliver natin to sa may-ari. Ayan siya. Ulitin natin. Ayan, normal na yung kanyang display. Ayan, tingnan nyo ng maigi. Hindi katulad na kanina na napaka-kulay violet, ano? Ayan. So ngayon, ayos na siya. Maayos na. Normal na. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.